Si Kuzano, kilala sa alias na Aokiji, ay isa sa mga admiral ng Marines at isa sa pinakamalakas na sundalo ng gobyerno ng mundo bago siya magbitiw sa kanyang posisyon. Si Kuzano ang kauna-unahang admiral na nakilala natin sa istorya. Noong nakita natin siya pagkatapos ng Longring Longland Arc, mababa ka sa kilos ni Kuzano ng pagiging kakaiba. Nakatayo siya habang natutulog at animo'y tamad na tamad sa pagkilos. Ang ugaling ito ni Kuzan ang dahilan kaya naniniwala ang marami na mahina siya at hindi siya karapat-dapat na humawak ng mataas na posisyon sa gobyerno. Pero ang mga paniniwalang ito ukol sa kanya ang dumagdag sa rason kung bakit mas naging mapanganib ang dating admiral. Nagagawa ni Kuzan na itago ang tunay niyang kakayahan at ang katotohanan na isa siya sa pinakamalakas na marin sa istorya. Sa katunayan, masasabi kong siya ang nagpaalala muli sa atin na kung may mga piratang umaastang halimaw sa karagatan, meron ding opisyal ng Marines na kaya makipagsabayan sa kanila, dala-dala ang naguumapaw na kapangyarihan. Si Kuzan ang nakakain ng Luhia type devil fruit na may pangalang Hiye Hiye Nomi. Isa itong sinumpang prutas na nagbigay ng abilidad sa dating admiral na lumikha, kumontrol at maging taong yelo. Kaya ni Kuzan na palamigin ang kanyang paligid o patigasin ang mga bagay na malapit sa kanya. Meron siyang isang abilidad na lubang nagpapaliwanag ng kayang gawin ng kanyang devil fruit. Ang kakayahang ito ay tinatawag na Ice Age. Ito ang teknik na ginamit niya sa anime version ng One Piece para pagyelohin ang malaking bahagi ng karagatan. Nagawang solido ni Kuzan ng tubig, kasama na ang dambuhalang isdang nagtangkang umatake sa kanya. Nagawa niya ito matapos niya lamang ilublob sa tubig ang kanyang isang kamay. Ginamit din ni Kuzan ng Ice Age sa digmaan sa Marineford upang pagyelohin ang dalawang tsunami na muntikan ng lumamon sa buong base ng Marines. Sa madaling salita, kung hindi dahil sa Ice Age ni Kuzan, baka simula pa lamang ng digmaan, mangangalahati na agad ang mga karakter na maglalaban-laban. Ang tubig ay sangkap upang makalikha ng yelo, kaya di na nakakapagtaka kung madali lamang kay Kuzan na patigasin ito. Ang nakakagulat, hindi lamang tubig ang kayang pagyelohin ni Kuzan, kundi pati na rin ang mga tao. Matatandaan na noong unang beses na nakaharap ng Straw Hat si Kuzan, nagawa nito na talunin sa isang iglap ang apat na pinakamalalakas noong miyembro ng Straw Hats. Napagyelo niya ang braso ni Zoro, ang binti ni Sanji at ang buong katawan nila Robin at Luffy. Kung tutuusin, kayang-kaya na niyang paslangin ang lahat ng ating mga bida sa yugtong ito ng kwento. Pero hinayaan niya lamang ang mga itong makatakas bilang pasasalamat na rin sa tulong ng grupo sa pagpapatigil ng kasamaan ni Crocodile sa Alabasta. Ang mga taong napagyelo ni Kuzan ng tuluyan ay hindi pa agad namamatay. Subalit, dahil sa binabalutan ng yelo ang buo nilang katawan, nagiging babasagin ito at pwedeng wasakin sa pamamagitan ng isang suntok. Ito ang dahilan kaya kailangan maging maingat sa pagbibigay ng luna sa mga taong naging yelo. Sapagkat ang pagbakbak o ang basta-basta pagtunaw sa yelong bumalot sa isang tao ay maaaring magresulta sa pagkawasak din ng kanilang mga katawan. Ang abilidad na ginagamit ni Kuzan para mapagyelo ang katawan ng kanyang kalaban ay tinatawag na Ice Time. At hindi lamang Straw Hats ang naging biktima nito, sapagkat ipinangtapat din ito ni Kuzan sa mga pinakamalalakas na mandirigma na karagatan. Halimbawa dito si Doflamingo na ginamitin ng dating admiral ng Ice Time upang isalba si Smoker. Napakabilis ng pangyayari, kaya kahit pagdating ni Kuzan para gamitin ang abilidad na ito, hanggang sa mabalutan niya ng tuluyan ang katawan ng dating Shichibukai, ay hindi na naramdaman ni Doflamingo. Bukod sa kanya ay ang 3rd Division Commander ng Whitebeard Pirates sa si Diamond Jozu. Nagawa ni Kuzan na mapagyelo ang buong katawan ni Jozu, dumating sa punto na hindi na ito makagalaw at tuluyang matumba. Nagresulta upang madurog ang yelong kamay ni Jozu at hindi na makalaban pa sa digmaan. Higit sa kanila ay ang yonko na si Edward Newgate na may sandatang napagyelo ni Kuzan. Sinubukan ng dating admiral na atakihin pa si Whitebeard habang hindi nito mahugot ang kanyang sandata. Buti na lamang nagawang matulungan ng kanyang mga tauhan ng yonko laban kay Kuzan. Bukod sa Ice Age at Ice Time, mayroong abilidad ang dating admiral na hindi sumisentro sa pagyelo ng kanyang mga kalaban. Bagkos, ginagamit Kuzan ang kapangyarihan ng kanyang devil fruit para makalikha ng mga sandatang gawa sa yelo. Halimbawa dito ang Ice Block Partisan o mga sibat na gawa sa yelong ipinantutusok ni Kuzan sa katawan ng kanyang mga kalaban. Sunod dito ay ang Ice Saber o ang espadang gawa rin sa yelo pero may tibay at talas na kaya makipagsabayan sa mga espada. Ang huling sandata na ipinakita ni Kuzan gamit ng kanyang devil fruit ay hindi mukhang armas. Bagkos, isa itong yelo na may anyong ibon. Tinatawag ng dating admiral ang kakayahang ito bilang Ice Block Pheasant Bee sapagkat katulad ng mga ibon, nagagawa ng abilidad na makalipad sa ere at habulin ng kanyang mga kalaban.
Si Kuzan ang isa sa pinakamalakas na karakter sa istorya at isa sa pinakamagaling na devil fruit user ng kwento. Matatandaan na dahil sa kanyang angking kakayahan, walang hirap na napabagsak at nabalot sa yelo ni Kuzan ng kapwa niya Vice Admiral noon na si Saul. Napagtagumpayan din ni Kuzan at Van Ogur, nakuhain ang isa sa mga anak ni Big Mom na si Charlotte Pudding matapos pagilohin ng dating Admiral ang Chocolate Town sa Cacao Island at talunin ang isa sa mga sweet commanders ng Big Mom Pirates sa Charlotte Cracker. Higit pa sa mga ito, nagawa rin ni Kuzan na makipagsabayan ng lakas sa isa sa pinakamakapangyarihang karakter ng istorya na nagtatagli rin ng napakamapiminsalang Devil Fruit. Ito ay ang Admiral na si Akainu. Ang laban ng dalawa ay umabot ng 10 araw. Dahil sa tindi nito, nawasak ang islang pinangyarihan ng kanilang duelo at nagkaroon ito ng dalawang klima. Ang kalahating bagi na nag-aapoy sa init dahil sa kakayahan ni Akainu at ang kalahati na nagyelo sa lamig, dulot ng kapangyarihan ni Kuzan. Ang islang pinaganapan ng kanilang laban ay kilala natin ngayon bilang ang Punk Hazard. Bagamat nagtamo ang dalawang mandirigma ng matinding pinsala, mas na naig pa rin ang lakas ni Akainu at natalo si Kuzan sa laban. Nagresulta upang si Akainu ang hirangin bilang bagong Fleet Admiral, habang si Kuzan naman ay nagbitiw sa kanyang posisyon sa Marines para maging pirata sa ilalim ng pamumuno ng isa sa mga yonko na si Marshall de Teach. Marami ang nasopresa o nabigla sa rason kung bakit ang isang makatarungang tao na katulad ni Kuzan ay sumali sa isang grupong nagdadala ng maraming kaguluhan sa mundo. Wala pang nakakaalam ng tunay na rason ni Kuzan, pero may tatlong nangungunang espekulasyon kung ano nga ba ang dahilan sa pagsali niya sa masamang grupo ni Blackbeard. Ang una sa pinakamalapit na dahilan ay maaaring nagsisilbi si Kuzan bilang espiya ng World Government, hindi man sa ilalim ng pamumuno ni Akainu, pero naghahatid siya ng impormasyon sa sekretong grupo ng Marines na tinatawag na Swords. Ang pangalawang rason ay pwedeng imbista sa World Government, sumali si Kuzan sa Revolutionary Army na pinamumunuan ni Monkey the Dragon. Maaring nangyari ito dahil nahanap ni Kuzan sa grupo ng mga rebelde ang tunay na hostesya na kanyang pinaglalaban. At dahil dito, nakipagtulungan siya kanila Dragon upang mapabagsak ang isa sa pinakamalaking banta sa kapayapaan. At ito ay walang iba kundi si Marshall de Teach. Bukod pa dito, ang pangatlo at ang huling posibleng rason sa pagsali ni Kuzan sa Blackbeard Pirates ay dahil gusto niya lamang gamitin ang grupo upang malaman ang tinatagong sekreto ng mundo. Maaaring naniniwala si Kuzan na ang yonko na si Teach ang may pinakamalaking tsansa na makarating sa Laughtail at mahanap ang One Piece. Ang kayamanang ang sasagot sa lahat ng kanyang mga katanungan, kagaya ng dahilan kung bakit kinailangan ng Marines na wasakin ang isla ng O'Hara. Kung ano ang katotohanan sa mga taong may initial na D sa pangalan, katulad ng kaibigan niya na si Saul, at higit sa lahat, gustong madiskubre ni Kuzan kung ano nga ba ang lihim na pilit na tinatago ng World Government. Marami na ang nakaabang sa patutunguhan ng bagong landas sa tinatahak ng dating Admiral. Napakahalagang malaman ito sapagkat ang grupong tunay na makakakuha ng kanyang katapatan ay maaasahan din ang pambihirang lakas na tinataglay ni Kuzan. Ito po ang aking paliwanag sa lakas na meron si Kuzan. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!